Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa nakalipas sa 3 linggo ay lalong inulan ng tukso at kansyaw si Daffodil mula sa mga malalapit nilang classmates. Kahit si Nadia, hindi niya magawang sawatain sa panunukso at tanong nito sa kanya. She felt pressured. Without a word, Zester made it very obvious. He had become proprietorial. Kung hindi nakahawak sa kamay niya ay nakaakbay ito. At wala siyang magawa. Sinagot na niya ito. Hindi niya magawang bawiin ang ginawa niyang pagsagot dito tulad ng unang plano niya. Akala niya ay madaling mababawi iyon. Ngunit sinayuroso iyon ni Zester at hindi niya alam kung paano makakapagkalas dito. Lalo na at sinalyuhan nito ng halik ang inaakala nitong relasyon nila. Thinking about the kiss, hindi lang sa mga labi niya kundi sa dibdib niya. Hindi maiwasan ni Daffodil ang mag-init ang mukha. Sa kabila ng embarrassment na nadarama niya, hindi niya maipagkakailang may isang bahagi sa dibdib niya ang nakadarama ng kasiyahan na sinisikap niyang isiksik sa sulok ng bahagi ng puso niya. At si Zester ay talagang pinangatawan ang pagiging kasintahan. Wala siyang maipipintas dito maliban sa hindi niya gusto ang pagdi-display nito ng affection sa public. Hindi rin niminsang ninais itong ihatid siya sa kanila, subalit nagpakatanggi-tanggi siya. Bakit ayaw mong ihatid kita? Obsessed ang mga magulang kung magkakapagtapos ako ng pag-aaral, Zester, at nangako akong hindi magpapalikaw. Kapag inihatid mo ako ay magtataka sila, magtatanong, and I don't want to lie to my parents. A tender smile curved his lips. Yumuko ito at hinagkin siya sa tungki ng ilong niya. Pagkatapos ay itinaas ang baba niya at itiningala rito. Okay, ayoko rin namang magsinungaling sa mga magulang mo kapag nagtanong kung ano ang relasyon natin. Because I'll tell them the truth that you are my girl, my sweetheart. As always, nasa library sila at kinabahan siyang baka may nakakitang hinagkan siya nito sa ilong. Pero mga estudyanteng nasa dulong mesa ay pawang abala sa mga binabasa o sinusulat. Kapag kuway ay inihilig nito ang sarili sa silya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya itong walang pakialam sa posture o kung magsuot man ng gamit nitong suot. At sa kauna-unahang pagkakataon din ay parang malungkot ito. She stared at his face. Ngayong nakahilig ito sa sandala ng silya at nakaduos-os ang buhok nito ay nahawi nito patungo sa likod. She imagined him without the huge black plastic rimmed eyeglass at ang paraan ng pagkakahati ng buhok nito sa gitna. Zester was a good-looking young man. Gusto niyang iangat ang kamay at haplusin ang buhok nito. Sa kabila ng iisang ayos ang buhok nito ay malalambot tingnan iyon at malinis. Hindi tulad ng isa ibang mga classmates niyang lalaki na naglalagay ng gel sa buhok na kailagkit tingnan. Yung ibang hindi nga gumagamit ng gel ay mukha namang hindi naliliko. And Zester had that clean smell distinctly his own. He was on the heavy side though. Kung hindi ito ay may kataasan ng kaunti ay malamang natabatsoy ang tawag dito. But for someone who was overweight, prominente ang muscles ito sa katawan. Siguro ay nag-exercise ito sa kanila. Sana magpapait itong konti at palitan ng ibang salamin ang malaking salaming itim nito at buwasan ng sobrang maayos. Gayunman, masaya siyang boyfriend niya si Zester kung wala lang sana ang mga kantsaw. Pero bukod sa kantsaw, kinakabahan siyang malaman ng mga magulang niya ang tungkol dito. Bakit ang lalim naman yata masyado ng buntong hininga mo? She asked. Ginagap nito ang kamay niya at dinala sa bibig at hinagkan. Malungkot siyang tinitikan. Sa bahagi ko ay natitiyak akong ikaw lang ang mamahalin ko, Daffodil. Ipinapangako ko sa iyong hindi magbabago ang damdamin ko. At sana'y parati na lang ako sa tabi mo. Tulad ngayon, sana'y i-freeze na lang ng panahon ng sandaling ito kung saan masaya akong katabi kita. She frowned. Hindi kita maintindihan. May sakit ang grandfather ko. Kailangan namin bumalik sa Japan. Kailangan pamahalaan ni Daddy ang negosyo ng pamilya. Walang anak na lalaki si Grandpa. Unika iha si Mami. Naatang kay Daddy ang responsibilidad. When? Hindi ko pa alam. Posibleng sa madali o sa malaon. At ayokong umalis, Daffodil. Ayokong mawalay sa'yo. At again, he brought her hand to his lips. Hindi niya malaman kung matutuwa o malulungkot siya. Gusto niyang isiping mas natutuwa siya. Magkakahiwalay sila. Sa kolehiyo ay wala nang mangangansyo sa kanya.
Hindi na siya mag-aalalang malaman ng mga magulang niya ang pakikipag-boyfriend niya sa huling taon niya sa high school dahil aalis na ito. Gabi ng prom at excited si Daffodil. Nasa loob ng silid niya si Nadia. Dumaan ito sa kanila dahil sabay silang papunta sa school at doon na rin magbibihes. Ihahatid sila ng papang niya. Ready ka na, Nadia? Sino kaya ang first dance ko? Anito't sinulya pa ng sarili sa salamin. Hindi ka mawawala ng dance partner. Ang dami tiyak na mag-aagawan sa iyong isayaw ka. Look at you, ang sexy mo sa gawan mo. Kita nga ang ngalangala mo sa taas ng slit. She gave her a sharp look. Pinuri mo ba ako o pinipintasan? Daffodil laughed out loud. Kidding aside, para ka ng dalagang-dalaga sa gawan mo. Hindi naman pansin kung medyo on the heavy side ka dahil ang kurba ng body mo. Kung ako ang ganyan ng gown, gigilutan ako ni Papang ng leeg. Buti pinayagan ka ni na tita at tito sa dyan sa suot mo. Nakita mong dito ako sa inyo nagbihes. Pero di sila kasing higpit ang parents mo, ha? Hindi naman, doon lang sa posible ako magka-boyfriend ng maaga. Paano ko malaman nilang may boyfriend ka na? Tiningnan siya ni Nadia mula sa salamin. Kahit hindi mo inaamin, ay obvious naman kayo na talaga. Well, you're long. Kahit sa kaibigan ay hindi niya maamin na magkasintahan na sila ni Zester. Nanahagkan na siya nito. Nanahagkan at nahawakan na nito ang dibdib niya. Hindi lang minsan, kundi ilang beses na mga panakaw na nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Kada siya hagkan nito ay pinagagalitan niya at pinagsasabihang huwag nang uulitin at baka may makahuli sa kanila. Subalit magaling tsumempo si Zester. Mas nakakalimot pa siya kaysa rito. Gayunman, hindi na nito inulit ang una nitong ginawa. At saka, umaasa akong si Joel ang first dance ko. Joel? Nahinto sa paglalagay ng lip gloss si Nadia. Yes, Joel, iyong gwapong varsity player na pinagnanasaan ng maraming girls, kabilang ka na? Kantsaw niya sa kaibigan na umisi lang. Tinanong niya ako kahapon kung okay lang na akong first dance niya. And I said yes. Paano si Zester? Casual na tanong ni Nadia habang nagbibigay ng final touch sa kanyang lipstick. He would be very disappointed and probably hurt. Oh, eh ano naman sa'yo? You don't even like him. Why the sudden concern? Naalala niya ang usapan nila ni Zester na ito ang first dance niya. Halos isang buwan na silang magkasintahan. I am your friend, Daffodil. Patuloy ni Nadia na nilingon na siya ng seryosong anyo. At kahit hindi ko masyadong gusto si Zester, ay ayoko pa rin iyong namamangka ka sa dalawang ilog. Si Zester ang boyfriend mo, pero si Joel ang dance partner mo. Shhh! Marinig ka ni Mamang? Para kang matandang may pamamangka pa sa dalawang ilog na nalalaman. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kaibigan. For crying out loud, she was only 16, at matanda lang sa kanya ng dalawang taon si Zester. Hindi pa siya handang magka-boyfriend talaga. Bukod pa sa sinasabi ng papang niya na sa sandaling malaman nitong may boyfriend siya, ay hihinto siya sa pag-aaral. Pero nitong nakaraan ay talagang seryoso si Zester sa kanya na talaga namang ikinabahala niya. Kaya naman inaasam niyang mapadali ang pagmamigrate ng pamilya nito sa Japan. High school pa lang siya at ang pakikipagkasintahan para sa kanya ay masyado pang maaga. Ni hindi pa nga niya maramdaman ng ma-inlove man lang o magkagusto sa mga lalaki na lilikaw at nagpapalipadhangin sa kanya sa kabila ng halos para silang kambal tuko ni Zester. Zester had been her elementary crush. Natapos iyon ang mag-high school sila. Magkaibigan sila at wala siyang balak na iangat pa roon ang relasyon. Subalit nangyari ngang naging mag-boyfriend sila dahil naibakumi siya nito sa assignment. Gusto niya stable na siya sa buhay bago niya pag-iisipan ang pakikipag-boyfriend. Tulad ng pangako niya sa mga magulang. Gusto niya na ang magiging boyfriend niya ay siya na rin mapapangasawa niya. Daffodil, tinig iyon ni Nadia na nagpapabalik sa diwa niya. Tulala ka na dyan, okay ka lang? Paano ko ba sasabihin kay Zester na ayoko na? Be straightforward about it. Actually, ay nag-alok si Zester na susunduin siya ngayon dahil iahatid ito ng driver sa school. Subalit nagpakatanggi-tanggi siya. Idinahilan niyang ang papang niya ang mag-ahatid sa kanya, na siya namang totoo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Daffodil bago lumabas ng silid. Sa halip na mag-enjoy si Daffodil sa gabi ng prom nila, ay mistula siyang fall flower. Ni hindi niya nais makihalubilo sa mga kaklase kahit anong anyaya ng mga ito. At ang inaasahan niya magiging first dance niya ay hindi siya napansin manglang. Nalunod si Joel sa mga babaeng parang mga anak ni Buddha sa pagpapakalibot dito. Kulang na lang ay may sumampa rito. Pinili niyang sumampa sa dulong bahagi ng multipurpose hall para hindi siya maging pansinin.
Mula pa kaninang pagdating niya ay hindi na ni Shea hiniluwalay ni Zester na si isa sa mga dahilan kung bakit gusto na rin niyang umuwi. Still, nang lapitan ito ni Elsie at yayaing magsayaw ay nainis siya. Nagpasalamat siyang hindi pumayag si Zester at nagdahilan. She must be insane. Gusto na niyang makipag-break kay Zester pero nagagalit naman siya kapag nilalapitan ito ng ibang babae. Hindi kailanman pumasok sa isip niya na magiging boring para sa isang high school student ang prom. Pero heto siya na ipinipinta ng mukha niya ay sobrang pagkabagot. Hinanap ng mga mata niya si Nadia. Kasayaw nitong isang classmate nilang lalaki. Hindi na ito naalis sa dance floor. Kahit sinong magyayari itong sumayaw ay pinagbibigyan. Her friend was enjoying herself. Bigla siyang nakaramdam ng pagkaingit sa kaibigan. Samantalang wala man lang makalapit sa kanya para yakagin siyang sumayaw dahil nasa tabi niya parati si Zester. Sweetheart, let's dance! Ikaw na lang, Zester. Wala ko sa mood. Nangako ka, hindi ba? Isang mahabang paghinga ang ginawa niya. Inabot niya ang kamay ni Zester at nagpagyarito sa dance floor. Kahit nakayuko siya ay alam niyang sinusundan sila ng tingin ng mga nakakakilala sa kanila. Hindi niya gustong mailagay sa yearbook niya na Miss Weird siya sa gabing ito. Ngunit anong magagawa niya? Have I told you how exquisite you are tonight? Yumuko ito at bumulong sa tainga niya. Ikaw ang pinakamagandang babae sa gabing ito. Trust Zester to express the superlatives. Buntong hiningang isinagot niya at sinulyapan si Joel. Kasayaw na itong isa sa mga miyembro ng student council. You made me the happiest man, Daffodil. Muling bulong ni Zester nang makarating sila sa gitna ng dance floor. You're not a man yet, Zester. You're still a boy. Ngumiti ito. Napangiwi siya. Sana hindi na lang nangyayaring eksenang ito sa high school life niya. Nakikinit-kinita na niya ang yearbook niya. You look so forlorn. Hindi ka ba masaya? My shoes are killing me. Bagong bili. She lied through the skin of her teeth. Huminto sa paghakbang si Zester at niyuko ang sapatos. Oh, it's okay. Hindi ka iikot sa dance floor. Just this dance. My first dance with my sweetheart. Muli siya nitong iginiya patungo sa gitna ng dance floor. At alternate naman ang tugtog. Slow drag naman ngayon ang isasalang ng spinner. Sinikap niya ngumiti. Kinalma niyang sarili. Hindi niya matagalan ang atensyong ibinibigay sa kanila ng mga kapwa-estudyante. Nakakarinig siya ng mga mahihinang tawa. Kumpara sa kanya, hindi niya matiyak. She was getting paranoid. Hindi niya gustong saktan si Zester. Malaking utang na loob niya dito. At wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Dahil dito, ay naging madali para sa kanya ang paggawa ng mga assignments sa math, physics at trigo. Pero hindi rin naman niya kailangan lokohin ang sarili. Ayaw niyang ipilit sa sariling isang bagay na hindi naman niya gusto. Hindi niya gustong boyfriend ito. No override ng ines, kaba, takot na malaman ng papang niya at kantsaw ang anumang damdamin niya para dito. Inilapit ni Zester ang bibig sa tainga niya. I love you, Daffodil. She groaned silently. Nang mag-angat siya ng tingin ay natuon iyon sa nakangising si Joel. Kinindutan siya at inginuso si Zester. Sawari ay nanunukso. Salamat at binigay mo ko ng pagkakataon na mahalin ka. Pangako, hindi kita sasaktan. Mamahalin kita habang buhay. High school lang tayo, Zester. Huwag kang ang OA. Pero parang hindi siya narinig nito. Mula sa bulsa ay may kinuha ito. I want you to have this. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang hawak nitong singsing. Kumislap ang maliliit na brilyante nito sa liwanag ng mga ilaw. Ano bang ginagawa nito? Kapag nagbigay ng singsing ang isang lalaki, ibig sabihin ay nagpo-propose o di kaya engage na. Pinanlamigan siya. Wala siyang balak makipag-commit dito at lalong wala siyang balak maging kasintahan nito ng formal. She was only 16. She wanted to enjoy her young life. Hindi niya gustong matulad sa mga magulang na nagpakasal sa murang gulang dahil nagdadalang tao na ang mamang niya sa kanya sa edad na 16. Her very age today. Buong buhay niya ay wala na siyang narinig sa mga magulang niya kundi ang pinagdaang hirap ng mga ito. Na kung hindi ipinagpatuloy ng papang niya ang pag-aaral ay malamang na walang nangyari sa buhay ng mga ito. Sandaling pinaghiwalay ng mga grandparents niya sa magkabilang panik ang mamang at papang niya upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang huli. Subalit dahil nagdadalang tao ang mamang niya sa kanya ay nahiya na itong pumasok. 3 taong gulang na siya nang magpagpasyahan ng mamang niya na kumuha na lang ng 2-year course. Kahit paano ay nakapagtapos naman ng secretarial ang mama niya at naging medical secretary ng isang pediatrician sa Benguet. Tinanggap ang papang niya bilang sa mga accountant sa textile mills sa kanila na pag-aari ni Desi Rosello.
Naging schoolmate din ito ng papang niya noong high school nito at pinalad na umasenso. At part-time accountant din ito sa Santa Teresa College sa College Department. Sa halip na umalwa ng buhay ay lalo pang nagkandahirap ang mga magulang niya. Nagkasakit ang mamang niya. Dati na palang mayroon iyon ang ina. Na-aggravate lang ito ng huli. Her mother resigned from her job. Siya na lang ina si Kaso. Pero dahil hindi naman kalakihan ang sweldo ng ama niya, na siyang pinagkukunan ng pampapagamot sa mamang niya at panggatas niya, kahigtuka rin sila. Lumaki siyang walang ginawa ang magulang niya kundi ipamukha sa kanya ang konsensya ng maagang pagkakaroon ng relasyon. Kung ano man iyon, munsik ang pinatugtog ng spinner ay nahinto at sa halip ay umalingaw-wangaw ang tinig nito sa microphone. Nang mag-angat siya sa paningin sa stage ay naroon ang principal nila at nakatayo sa tabi ng spinner at may sinasabi. Special request people, muli sa ating minamahal na principal na si Mama Agustin, nagkataong anibersaryo nila ng kanilang mayapang mister ang petsang ito. Sabay-sabay na nagsigawan ang mga nasa dance floor ng Happy Anniversary, Ma'am Agustin! Ngumiti at kumaway ang principal. Umalingaw-ngaw sa ere ang awiting inhalili na parang nananadya. Kahit ang ilang estudyante sa dance floor ay napaungol. She wears my ring to show the world that she belongs to me. She wears my ring to show the world she's mine eternally. With loving care, I place it on her finger to show my love for all the world to see. Nang mag-angat siya ng mukha kay Zester ay nakangisi ito. They're playing my song, he choked. Inabot ni Zester ang nagniningning niyang kamay. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Hindi niya kayang isuot ang singsing. Bakit naman niya isusot iyon na para na rin siyang pumayag na maging official ang relasyon nila na ni si hinaginap niya ay hindi niya isasahang mangyayari. You're 16. Some women marry at that age. She was horrified at the thought. Hindi pa man naisusot ang singsing ay marahas niyang binawi at kamay at mabilis sa tumalikod at tumakbo siya palayo rito. It must be her imagination out of guilt dahil patuloy pa rin naman ang pag-alingaw-ngaw ng awitin sa ere. Subalit sa wari ang narinig niya ay ang tunog ng singsing na nalaglag sa sahig. Hindi siya muling lumingon. Sa batang gulang nakatanggap ng singsing si Daffodil. Pero tama bang ginawa niya na hindi tanggapin ang singsing mga kafelisidad? Sana hantong ang pagtalikod ni Daffodil. Abangan!